Then, ilalagay natin yung cheddar cheese. Okay? Lahat. Ilagay na natin yan. Lahat. Masarap na ito, guys. Okay, guys. So, ngayon, tapos na. Ito na. Ready to bake na to, guys. So, ayan na siya, guys. Nagsisizzle na siya. There. Today, guys, is I'll be showing you how to cook a meatball with mashed potato combined. Alright, guys, so ngayon ang gagawin natin ay magpapakulo muna tayo ng tubig. At since na nagpakulo na tayo ng tubig, nakulo na siya. Ayan. Maglalaga na tayo ng patatas. So, ayan. Ilalaga muna natin siya hanggang siya ay maluto. Lumambot at maluto. So, 6 na piraso lang to, guys. Ayan. Alright. Okay. So, ngayon, guys, mag-slice na tayo ng cabbage. Okay. Ang buong cabbage ang kailangan natin natin slice. So, slice lang natin ng maninipis. Ayan na lang siya. Tayuan natin. Ayan. Sobrang maninipis lang, guys. Magkano kayo? Lahat-lahat. Basically, yung mga magagastos mo nandito. Ano lang, siguro mga 500. Kasi, yung mga to, andun pa yung itatirang iba eh. Magkano lang yan? Ito mo lang to, 169 lang. So, technically, kalahati, 200. Tapos ito, cabbage. Yung cabbage mo, pwede pang pumbukas yung ito. Marami pa talaga yung tira. Na mahal ka lang sa patatas kasi yung patatas 100 plus. Oh, mahal naman. Yep. Yung to ang patatas ha. Mahal ang patatas. Ang garbage. Ito 110. 100 yan? Oo. Isang buo? Yep. Isang nangyari sa patatas. Mahal ng garbage. Next is, isa-slice naman natin yung mint. Okay? Ayan. So slice na natin, guys, ng maliliit. Normally, pwede naman yung tayuan natin ulit. Pwede naman yung powder. Gusto niyo yung, prefer niyo yung powder. Ito yung nilalagay sa ano sa mga tea. Nakakalas ang mint. Sarap kainin. Parang bubblegum. Alright, guys. So, next is mag-grate ay mag sa-slice na tayo ng white onion. Isa-slice natin siya, guys, ng sobrang maninipis para mag-mix siya sa ating beef. Okay? Ayan. Hey you guys, once again welcome back to my channel The Hungry Wok. So today, guys, is a very special day because it is my birthday. It's December 26th and today is my birthday, so by the time that you guys will be watching this, it's beyond December 26th already. So but today, guys, since birthday ko ngayon, I will be preparing and will be sharing with you a special dish na pwede nating lutuin for this coming New Year. So ngayon, na-prepare ko na lahat ng mga dish na, ng mga ingredients na meron ako dito. So, ang gagawin natin today, guys, is I'll be showing you how to cook a meatball with mashed potato combined. So, normally, di ba, yung mga meatballs na niluluto natin parang typical lang, simpleng ingredients lang. But today, it's going to be a different version of cooking meatballs with mashed potato. Alright, so I hope you guys will like it. Please stand by, hit the notification button, subscribe to my channel if you guys like what you see, share, and then make a comment or leave a comment para naman sa mga susunod na luto natin, at least I can shout out your names sa next ko na vlog. Okay, so ngayon, guys,
Since na naka-prepare na lahat, ang gagawin ko na ay iisa-isahin ko yung mga ingredients na i-share ko sa inyo at ihahalo natin para naman meron kayong idea. You guys can try this for this coming new year. So, pwede na tong pang lunch, pang dinner, kasi nga combine ng meat, tapos meron pang mashed potato, and I have here vegetables as well. Okay, so hindi siya masyado guys magastos kung akala nyo mahal yung mga ingredients. Hindi, kasi hindi lang naman natin isahan ginagamit yung mga ingredients natin. So, yung mga ibang natitira, pwede pa natin gamitin yan sa mga susunod pa nating mga lutuin. So, basically, mura lang yung ating cost dito. Okay, so let's start first with the bowl. Okay, so malinis naman ito lahat. And I have already washed my hands, guys. Sinabunan ko pa yan. So, nag-prepare tayo ng number one ay beef. Okay, so hinugasan ko na guys yung beef. Yung beef na to ay kalahating kilo. Tapos, lalagyan natin siya ng grated na garlic. So, there. Lagay natin siya ng garlic dito. Tapos, isa-set aside na natin. Tapos, lalagyan na natin siya ng onions na chop. Okay? Maliliit guys na pag-chop. Tapos, syempre, mas preferred natin yung white onions. Halo lang natin. Tapos, sobrang chop din na cabbage or repolyo. So, halo lang natin dito. Ayan. Nislice ko na yan guys ng sobrang maninipis. So, yung pwedeng makakain ito guys ay sobrang madami. Siguro mga 10 tao pwede. Ayan. Alright. Tapos, hahaluin lang natin. Lalagyan pa natin ngayon to guys ng tiyanan! So, meron tayong cumin, paprika, okay, Spanish paprika, tapos seasoning, salt, thyme, pepper, ground pepper, and of course, cumin. Okay, ito yung mga ihahalo natin. Mix mo lang yan lahat. So, tig 2 teaspoon yan lahat guys. Okay, halo mo lang. O, dito natin ilagay sa kabila. Tapos, syempre, i-mix lang natin ng i-mix para mag-even lang yung ating mga ingredients. So, kailangan nyo na dito guys, medyo malakas ang inyong pag-grip, paghalo. Okay? Alright guys, so ngayon, medyo na-mash na natin siya ng maayos. Nahalo na natin na maayos ang lahat ng mga ingredients. Hahaluan natin ngayon or lalagyan natin ngayon ng cheddar cheese na grated para mas lalong malasa at mas masarap. Ayan. So, there. Okay. Then, i-mix nyo lang. Alright. So, nalagyan na natin ng cheese. Lain guys, talagyan natin ng konting flour. Okay, ayan. So, tantatansya nyo lang guys kung mga gano'kano, kung gano'ka dami. Normally, ano yun, two spoons ang ginamit ko. 2 spoons and kalahati. 2 kutsara at kalahati. Yung standard na kutsara. Tapos, i-mix nyo lang. So, kailangan to guys na medyo parang mag-stick sila kasi mamaya bibilogin natin kagaya ng meatballs, pero again, ibang version yung gagawin natin para hindi boring. Hindi siya yung typical na meatballs na ginagawa natin lagi. Ayan. Alright guys, then yung pinaka-last na ilalagay natin ay oil or konting mantika lang. Ayan. Mga ganyan. Tatatansya din. Alright. Tapos, i-mix natin ulit. Alright. Ayan. Pagkatapos nito, bibilogin na natin. Okay. So, ngayon na na-mix na natin lahat ng mga ingredients, guys. Gagawin na natin ay ipoforma natin ito parang bilog na parang oblong. So, kukuha lang tayo ng ganito. Make sure na your hands are clean. Okay.
sa mga ganyan. Depende guys kung gaano kalaki yung gusto nyo. Pero, ganito lang. Para siyang bolang oblong. Parang football ba yun? Ayan. Ayan. Tapos, ilalagay lang natin dito. Ayan. One more. Okay, ganon. Ganon ulit. Tapos, dito naman sa kabila. Okay guys, so ito na, tapos na, nabilog na natin sila. So ngayon, ang gagawin na natin ay lalagyan natin to dito ng parang konting butas. Ayan, na pwedeng patungan. Ayan siya guys. Ayan, so dapat malinis ang ating kamay. Guys, so next is magmamash na tayo ng potato. Isusmash na natin yung mga potato na to. Okay? Ayan. Mayroon na tayong masher here. Bibili ko pa talaga ito guys para hindi tayo nahirapan mag-mash ng potato. Ayan. Mash na natin. Then, ilalagay natin yung cheddar cheese. Okay? Lahat. Ilalagay na natin yan. Lahat masarap na ito guys. Grated cheddar cheese, tapos lalagyan natin ng allspice. Ayan, nabibili lang din yan sa suking tindahan. Tapos, syempre, milk. Alright, siguro mga isang basong milk. Ayan, lalagay mo lang to dito. Ayan. Tantatansya lang na hindi naman maging matubig-tubig. Tapos, naglagay ako guys ng mint para medyo lasang minty. Pwede dito yung pwede mo naman lagyan ng powder mint pero mas preferred ko kasi yung fresh mint para talagang malasa talaga. Tapos mix mo lang. Then lalagyan natin to ng konting guys ng konting salt. Alright. Sayang. Simutin natin yan. Okay. And then mash lang ulit. Hanggang sa mag-mix na yung lahat ng mga nilagay natin ingredients. Okay guys, so ngayon, since na-mix ko na siya at eksakto na yung lasa ng mashed potato, magbibilog din tayo ng mashed potato. Okay? So ang gagawin natin, kulang tayo ng kutsara, isang kutsara, tapos ang gagawin natin, ipapatong lang natin dito. So, dapat malinis yung iyong kamay. Guys, as you can see, minimix ko na yung tomato paste. Hinalo ko siya ng tubig. Tapos, dapat parang yung sauce niya guys, yung consistency niya ay dapat ganito. Medyo, ayan. Tingnan nyo. Medyo malapot-lapot. Tapos, dapat walang buo-buo. So, dapat mix nyo lang ng maayos. So, halos na ngayon. Ilalagay na natin yung ating tomato paste. So, umpisa mo muna dito. Siyempre. Diyan. Okay.
Okay, ngayon, since nalagyan na natin yung taas, yung toppings, dito naman sa mga gilid. Para meron siyang konting sauce. Okay guys, so ngayon, tapos na. Ito na, ready to bake na to guys. So ang ginawa ko ay pinireheat ko na yung oven for 30 minutes to 220 degrees or Fahrenheit. Tapos nililinisan na natin. Tapos ready to bake. Okay, and then bake natin siya for 35 minutes. Alright! Okay, so ngayon guys, nailipat na natin siya sa bagong lagayan kasi dinaga siya yung una naming pinaglagay. So nalipat ko sa mas maliit na tray at medyo mas perfect siya ngayon. So ngayon nilagay ko na siya sa oven at aantayin na lang natin siyang maluto after 35 minutes. We'll be right back! So ayan na siya guys. Nagsisizzle na siya. There! Alright, so tapos na siya. After 35 minutes, ito rin yung kanyang itsura. And now, we will go ahead and take it out from the oven and try it and taste it. Okay! Alright! So ngayon guys, ang gagawin na natin ay titikman na natin. So, kuha tayo dito. Nako guys, sobrang bango nito sa totoo lang. And it's so creamy. So ayan, so mga 10 tao nang pwedeng kumain ito guys. Aw, mainit. So, careful lang tayo. Look at that. Ooh, and then I'll put it here. There. Oops, may natira pa dito. Yan. Iwan natin to dito. And then atin ang titikman. Okay. Wow. Then, titikman na natin. Hmm. Sarap. Ito good. Wow guys, ang sarap. Sobrang malinam naman. Hmm. Ang hilip. Hindi totoo yan. Wow. Mm-hmm. Wow. It's so good. Nag-fusion guys yung potato, yung beef, at saka yung mga ingredients na nilagay natin kanina. Kaya nga, ikaw guys, yung magalingan tiyamba mo, malakas eh. New Year, para bago naman yung version ninyo ng inyong meatballs with mashed potato. Alright, I hope you guys enjoy. Until my next cooking, bye for now guys!